Magandang umaga po mga kabarangay and welcome po sa aking channel. Ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit tayo ng ATF nitong aming sasakyan. Ito po ang aking gagamitin, Mitsubishi ATF SP3. So, 6 na piraso po ito, 6 na litro ito. Nabili ko po ito sa halagang 450 ang isa online. Almost 3K po lahat kasama na ang shipping fee. Pero ngayon parang tumaas na po ang per liter nito na sa 600. Yan po ang ating tatanggalin. Medyo mahirap pong tanggalin itong hose. Dahil kapit na kapit pa ito sa tube, medyo pahirapan. Papaandarin na po natin ang makina at ilalagay natin sa neutral position ng lever. Medyo nagkamali po tayo dito ng lagay ng hose. Mabuti nilang po mayroong balde. Medyo po maraming natapon, nagkamali po kasi tayo nang ilagay ng hose. Ito na po yung nakuha nating ATF, natapon kasi yung iba, mga 4 liter siguro po itong nakuha natin kasama na po yung natapon. Nagkamali po ako, dapat dito linalagay yung hose para dito natin nakakabit yung hose papuntang container o yung balde. So nagkamali po ako, kala ko dito ito yung dito ko linagay yung hose papuntang balde o yung container, yung galon. Pagpandar ko po ng sasakyan, ito dito po lumabas. So
ngayon alam ko na dito po. Sana kung magdi-DIY kayo, ito po yung kakabitan natin. Hindi po dito. So, babalik na po natin yan. Sunod po, tanggalin naman natin itong drain plug ng transmission para ma-drain natin yung natitirang fluid dito sa ating transmission pan. Yan na lang po ang ating nakuha, kunti na lang po yung nakuha nating ATF sa ating transmission. Siguro sobrang 5 liters naman sana to kung hindi natapon yung ating ATF na luma. Tanggalin na po natin itong ating dipstick, transmission dipstick, at ilagay natin itong ating funnel para sa paglalagay ng ating bagong ATF. Ngayon naman po, paandarin natin itong sasakyan ng mga 1 to 2 minutes para mag-circulate yung bagong ATF sa ating transmission. Then, saka po natin isi-ship ang ating lever from park, reverse, neutral, then drive.
para mas lalo mag-circulate yung ating bagong ATF. Check na po natin yung drain plug ng transmission kung may tagas. Tapos check natin kung hose na ating tinanggal kanina kung may tagas o kung tama yung ating pagkakabit ng clamp. Check ulit natin yung level ng ating ATF sa ating dipstick. Kung kulang, dagdagan. Kung okay na, ibalik na natin itong ating skid plate. Ngayon po mga kabarangay, test drive natin po itong sasakyan para mag-circulate na maigi yung fluid. Then i-check natin mamaya kung anong level niya, anong level ng ating fluid. So ang basehan po daw ng pag-check ng ATF ay yung hot, yung nasa hot level. So i-check po natin mamaya. Yung cold level sa ating dipstick ay hindi naman po yun ang basehan ng ating fluid na ATF. Yung hot level ang ating tinitingnan. Dapat pag nakarating sa operating temperature ang ating sasakyan, dun tayo magbabase kung hanggang saan yung level ng ating ATF. Yung 6 liters po palang ATF na aking binili, hindi naman po totally naubos. Siguro ang nagamit lang 5 liters po yung nagamit. Pero hindi pa po ubos yung pang 5 litro. Dahil i-check natin mamaya yung level ng ATF natin. Kung kulang po, dadagdagan natin. Pero yung hindi naman daw kasi nauubos talaga yung ATF sa loob ng transmission dahil may natitira. Yung total liters ng
transmission is 9.7 liters. So pag nag-flush palit tayo ng ATF, hindi naman talaga totally nauubos. Pero mas maganda sana kung halimbawa yung sobra natin, yung sobrang ATF, inuulit natin yung process. Halimbawa, nagpalit tayo ng ATF, nagalis tayo ng 5 litro, uulitin natin yung proseso, babalik tayo dun sa pagpalit ng ATF kung sobra yung ating ATF, para mas malinis pa yung loob ng transmission. Kaso ang ating oil ay 6 liters. Hindi ko po pala pinalitan yung transmission filter pagdating lang 80,000 kilometers para sulit yung ating filter. Hindi naman masyadong gamit na gamit itong sasakyan. Balik na po tayo. Tapos check natin mamaya kung okay na yung level ng ating fluid. So yung shifting naman po, okay na, okay ang shifting niya, hindi naman po siya parang mabigat o kung okay, smooth po yung shifting ng ating transmission. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakiclick na lang po yung like, share, and subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may bago na naman tayong video. And sana po may natutunan tayo sa aking video, DIY lang po. Medyo sumobra po ng konti, pero okay lang yan dahil slant naman yung medyo nakatingala konti yung sasakyan. So pag nag-level po yan hanggang dito na yan, tamang-tama lang po yung taas ng ating fluid.